Bungad na panalangin, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 17, Versikulo 1 hanggang 9. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago, Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias na nakipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Abang amalagad ay natakot, nang gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, inuutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, yun po ang ating ebanghelyo sa araw na ito ng Linggo, March 5, 2023. At ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang ating kapatid from Jerusalem, Israel, ang utod kong gwapo, Romel at Tembrevilla. Maraming salamat, PESMA, utod, guapito, insider ng Amerika, your balayros. At sa lahat ko pong mga kasama na PESMA, at sa mga nagsusubaybay sa channel nito, PESMA Plus, mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagdasal sa akin na unti-unti nang mawala ang aking masamang karamdaman. At papuri sa Diyos na nandaan niya po akong pinagaling kasama ang aking mahal na asawa. At patuloy tayong
nakasama sa pagnilay sa madaling araw ng Ebanghelyo dyan sa Pilipinas. At narinig po natin ang pagbasa ng Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas, araw ng Linggo, Marso 5, 2023. At ito po'y napakaganda, ano po, no? Ang ating Panginoong Isokristo bilang isang Hudyo, ano po, ang mga alagad po niya, apostoles, ay isang Hudyo din po, ano. At ito po ay narinig na natin at aking papatunayan ito na ito'y totoo dahil po nakapunta na po tayo roon na hindi na mabilang po, hindi mababa sa lima. Limang beses po na inakyat ko po itong Mount of Transfiguration o tawag po na Mount Tabor, ano po. Napakataas talaga dahil ang aming masasakyan na bus, ano po, dyan lang sa baba at may umakyat po roon na yung 10-seater po o 8-seaters na mga sasakyan lang po ang makaakyat po doon, ano po. At napakahalaga po ito dahil kung papano na bagong anyo ang ating Panginoong Hesukristo na dinala po niya roon ang tatlong disipulo pa niya, apostolist po niya, no? Una po si San Pedro at ang magkapatid na si San Juan at si San Santiago, ano po, sa English ay James, St. James. At sa atin narinig po, nagbagong anyo ang ating Panginoon at nakita po nila na may kausap po siya ang dalawang propeta, ano po, si Moses at saka si Elias. So, nalaman naman po natin ang mga buhay nito, kung ano ang nagiging role po nila o papel habang nandito po sila sa lupa, sa bansang Israel, ang kanilang tungkulin, ano po. At si Elijah naman po ay isang propeta na, kung hindi po ako nagkakamali, siya pong propeta na hinabol ng asawa ng hari, no? Kung hindi ako nagkakamali, Jezebel po yata yon, no? Na ipapatay po siya dahil siya ay nag-prophesize na hindi uulan. At nagalit po talaga ang hari, no? At si Elias po ay umakyat sa malayong lugar, no? Dito pa rin po, no? Sa mataas na lugar ng Israel at nagtago po sa yungib na habang ang ibon ay siya yung nagdadala ng kanyang pagkain, no? Hanggang na abot ng pag
paligsahan ano po ng tunay na Diyos. At si Elias din po ang nagpapatunay na ang totoong Diyos ay ang Diyos po na kanyang pinaglilingkuran. At na-challenge po si ang maraming kaparian ni ano ni yung Diyos-Diyosan ano po no ni Baal no? Hanggang muntik na na karoon ng pag alitan ano po ngunit si Elias po ay mabilis na binawi na hindi sila magkaroon ng bangayan, hindi magpaligsahan na lang po. At wala, o na namatay yung mga kaparian po, no? Dahil pinapatay ng hari, maliban pa sa mga sugat po nila, dahil hindi totoo po ang kanilang Diyos. At ang Diyos po ni Elias, yun ang nagbigay ng apoy at naubos ang mga alay na ginawa po ni Elias. Kahit tatlong bisis pa po binuhusan ng maraming tubig ang karne na kanyang ialay po sa Panginoong Diyos. At si Elias din po ay dinala po sa langit na buhay. Yun po, no? Ang kasaysayan. At si Moses naman, alam naman natin na galing Egypto, no? Umikot-ikot po sa ilang ng 40 years, ano po, sa Mount Sinai. Kung tutuusin po ay pwede po kung ikaw lang mag-isa, pwede mong lakarin sa loob ng 4 na araw. Makaabot ka na po rito sa bansang Israel. Kung yun po, karami ang dala po nila, siguro po, abot din po ng 40 días, ano? Siguro mga 10 to 20 days ano po, ano? Dahil marami silang dala, ano? Ano po? Pahinga, may mga anak pa po, ano? So si Moses, yun din po ang binigyan ng covenant po ng Diyos Ama, no? Na yun ang susundin po ng mga Israelita, no? Lalo na pong mga Hudyo na silang inatasan na, na magdala ng tipan, no? Kaban ng tipan na may cherubim, no? Dalawang cherubim at yung tulda, no? Sa hanay po ni Levi. So yun po ano, alam po natin ang kasaysayan po ni Moses nung pinalabas po niya ang mga Israelita sa Ehipto. At yun po, ano, bilang propeta si Elias, si Moses propeta din, ngunit may hindi ko na maalala yung kaganapan po ni Elias, no? Apo, no? Basta pagbabago ito sa kaharian na maraming kasalanan at hindi naniwala sa Diyos na makapangyarihan, ano po? At si Moses naman, binigyan talaga sila ng kautusan. Yun po, ano? At sa pag
babagong anyo ng ating Panginoon. Tulad din po sa atin, no, na ba, sa gusto ng Panginoon sa tamang oras ay baguhin din po ang ating buhay kung tayo'y nanatili po sa Kanya, sumusunod po sa kagustuhan po Niya, sumusunod sa utos ng simbahan, itinayo po Niya. Ano po? Lalo na po sa panahon ng ano ng Lent, ano po, na may turo po taang ating simbahan tungkol sa prayer, fasting o abstinence at almsgiving. So, yun po ano. At narinig din po natin sa talata. May kunti pa. Sorry. Talata na ang ating San Pedro ano, mabilis tumugon sa pangangailangan ano po, no? Kasi marunong po siyang gumawa ng tulda na sana'y pong gumawa nito ano, ano po. At ito pong ikadalawang dalawang sabi ng ating Diyos Ama mula sa kalangitan, no? Na pakinggan daw po natin ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Yun po ano, na ang lahat pong turo niya ay ating pagsusumikapan na tugunin. Ganun din po sa simbahan itinayo po niya. Ngunit tandaan po natin na di natin magawa po ito kung hindi o wala ang tulong po niya sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. At nabanggit din po na sa pagbaba po nila na pinagsabihan po sila na huwag munang ipamahagi, no, habang buhay pa po siya, no, at hindi pa nabuhay muli. Yan na po, no? Ang pagbabagong buhay ay isang proseso po ito na ating ma-obserbahan sa ating sarili. At yun lang po, no? Ang maibahagi ko sa pagnilay sa madaling araw dito sa channel ng PESMA Plus. Maraming salamat po, lalo na po sa inyong panalangin at suporta pinansyal, no? At nagtangkilik po sa mga programa po natin dito sa PESMA Plus at sa inyong pag-like, pag-subscribe at pag-message, ano po, no? Lahat po yun ay para sa Panginoon at patuloy po natin pagdasal ang bawat isa kasama itong mga kapatid nating Hudyo, ganoon din po ang kapatid nating Muslim at ang mga kaibayong pananampalataya na salungat po sa turo ng tunay na simbahan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At papuri sa Diyos. God bless us all. Shalom. Billy Trout. Back to you. PESMA. Guapito. Sider ng Amerika. Uto Dior Balairos. Shalom. Billy Trout. Todaraba. Bibakasya. Todaraba. Utod kong guapo. From Jerusalem, Israel. Our insider sa Jerusalem, Israel, utod guapo Romel Tembrevilla. So maraming salamat utod ko at sa ating lahat, no, na masugid na mga taga-subaybay sa ating mga subscribers, sa newly subscribers natin. Marami pong salamat sa suporta sa inyong mga panalangin. Nabay, ang linggong ito ay isang linggo para sa pamilya, para po tayo ay magsimba, no?
pag Linggo, simba tayo. Huwag yung unahin pa yung beach, no? At kung anong mga kanais-nais na mga gawain. Linggo is the Lord's Day. So, dapat ang Linggo natin ay Linggo ng pagmamahal, Linggo ng pag-uusap, no, ng magpamilya. So, mga kapatid, na muli, marami pong salamat. At ako po'y muli na nanalangin sa yung maakumpinsan, si Daniel Baleros Montales, na inilibing na kahapon na Saturday, no? So, sa family, may deepest sympathy. At patuloy pa rin na idadalangin natin ang pagaling, no, ng ating utod na gwapo, no, sa kanyang karamdaman, at si Florencia Valdez, no. So, marami pong salamat, mga kapatid, at naway, no, ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay, no. At huwag po natin kalimutan, no, na ang Panginoon natin ay nandiyan palagi, no, na nagbibigay ng liwanag para sa ating buhay. So, bago po tayo tuloy ang magtapos, ay manalangin po muna tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God, grant me serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Living one day at a time, enjoying one moment at a time, accepting hardships as the pathway to peace, taking as He did a sinful world as it is, not as I would have it, trusting that He will make all things right if I surrender to His will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him forever. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa muli, marami pong salamat at naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. At huwag po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, marami pong salamat. At God bless us all.